Hello mga kalutong tinapay at welcome home muli sa ating channel. For today's video, special talaga yung gagawin natin dahil favorite ko to. Pwede mo tong i-partner kahit saan, pwede sa spaghetti, sa lugaw o kaya sa simpleng kape lang. Perfect na perfect ito kahit pang almusal o pang merienda lang. Gagawa tayo ng garlic cheese pandesal. Oh yeah! So magsisimula na tayo at una natin gagawin ay i-prepare yung ating garlic. Ito ay nasa 1 cup ng garlic. Kapag binilang mo ito, nasa 40 pieces siya ng mga ngipin ng garlic. Medium and large size binilang ko na. Kapag buo-buo naman bawang, ito ay nasa 3 buo ng bawang. So gigilingin ko siya gamit ang food processor. Kung wala naman kayong food processor, pwede nyo itong gawin sa blender o kaya tantarin na lamang. So ngayong nagiling na natin yung bawang, ang gagawin ko ay hahatiin ko siya. Malalaman nyo mamaya kung bakit. So hindi naman kailangan na talagang eksakto yung pagkahati natin sa kanya. So ito na yung kalahati. Lalagyan ko ito ng 1/2 cup ng butter. Ang butter na ginamit ko ay yung butter compound, tapos nilagay ko lang siya sa room temperature. Kasi ito ay yung pantitimpla natin dito sa ating breadcrumbs. Para masarap talaga siya, pati yung breadcrumbs na gagamitin natin dito sa ating garlic cheese pandesal, ay titimplahan natin. Ito yung ating mixing bowl. Tapos, meron ako ditong 2 cups ng breadcrumbs. Itong ginamit kong breadcrumbs dito, ay yung sarili ko lamang gawa. Yan ay 2 cups. Tapos, ilalagay ko itong ating tinimplang garlic at saka butter. Pagkatapos no, nahaluin natin. Mas maganda kung haluin mo to ng kamay para sigurado tayo na pantay yung pagkakamix natin. Kapag ka nahalo na natin siya, maglalagay ako ng 2 tablespoon ng sugar. Then meron ako ditong onion sprout. Ito ay nasa 1/4 cup. Hindi ko lalagay lahat, kalahati lang. And then mix lang ulit natin. Pagkatapos nito, na-prepare na natin siya, magsisimula na tayong gumawa ng ating dough. At para sa ating dough, gagamit tayo ng 500 grams ng bread flour o first class flour. Ito yung flour na ginagamit talaga sa paggawa ng mga yeasty bread. Kung ito yung i-convert mo sa cups, ito ay nasa 3 3/4 cup. And then, meron ako ditong 2 teaspoon ng instant dry yeast. Hahaluin ko lamang siya. Kung gagamit kayo ng active dry yeast, katulad ng dati, kailangan nyo yung ipabloom sa maligamgam na tubig na kapart din ng ating measurement ng tubig. Then, hahaluin lamang natin siya. Katapos niya, maglalagay ako ng well sa gitna. Ilalagay natin yung 1/2 cup ng sugar, light brown sugar yon. And then, 1 teaspoon ng asin. Iodized salt naman yung ginamit ko, pero pwede rin naman kayong gumamit ng rock salt. Pero pag gagamit kayo ng rock salt, tunawin nyo muna din yung rock salt sa part ng ating tubig para hindi buo-buo siya kapag ka nilagay natin siya. At least tunaw na siya kapag ka nilagay natin. And then meron ako ditong 280 ml ng tubig. Pwede kayong magdagdag hanggang sa 300 ml. Kung i-measure nyo naman yun by cups, kapag dito kayo mag-measure ng tubig, ang 1 cup nun ay nasa 200 ml. So, kapag kailangan nyo ng 280 o 300 ml,
kakailanganin nyo ng 1 1/2 cups. Pero kung gagamitin yung pang-measure ng tubig ay yung talagang pang-measure ng liquid nito, meron na naman siyang indicator na magsasabi na 280 ml hanggang 300 ml. Maaari nyo ding i-weight yung inyong liquid para talagang hindi kayo mahihirapan sa pagmamasa kasi hindi magiging malambot masyado, hindi magiging masyadong sticky o hindi naman masyadong magiging dry. Haluin nyo muna yung gitna hanggang sa matunaw na madali lang naman yun yung sugar at saka yung asin kasi kapag hinalo nyo siya agad, magaspang yung ating dough. And then pagkatapos nyan, i-mix na natin yung ating flour kasama ng liquid. Kapag na-absorb na ng flour, yung liquid na nilagay natin, tsaka pa lamang tayo maglalagay ng fats. Bakit natin laging hinuhuli yung fats? Kasi po, ang fats ay nakakapagpabagal nung pagtatrabaho ng yeast. Kaya dapat, kapag ilalagay natin siya, unless maramihan talaga yung ginagawa nyo, kasi kami sa bakery, kapag naglagay kami sa mixer, sinasama na agad namin yung butter. Kasi, ang pagka kayo ay maraming bultuhan na yung ginagawa, mas mabilis magtrabaho yung yeast kasi information niya mas malaki, mas mabilis nakakapagtrabaho yung yeast dun sa ating dough. Pero kapag ka mauntian lang, iuhuli nyo kasi babagal yung pagtatrabaho ng yeast, mas matagal kayong magpufru. Ganun yun. Ganun yung ano niya. Hindi ko sa inyo mapapaliwanag technically, pero ganun yung observation ko based on my experience. So kapag ka nabuo nyo na siya, i-spread na natin yung ating fats. This time, gagamit ako ng butter as fats natin, pero pwede naman kayong gumamit ng shortening o kaya ng chilled margarine. Ito ay butter compound lamang din na nasa room temperature. So ilalagay ko siya and then i-spread ko. Pagkatapos nyan, i-fold lang natin hanggang sa ma-absorb na siya nung ating dough. Malinis naman yung kamay ko, so walang problema kahit kamayin ko ito. Pagka ganyan na, medyo napalambot yung ating dough. Kapag ka ganyan, wala namang problema. Magdadagdag lang tayo ng flour. Kaunti-kaunti lang ilagay hanggang sa maging komportable tayong i-handle yung ating dough. Itong measurement ng extra flour ko ay nasa 1/4 cup lamang. Titignan ko at sasabihin ko sa inyo kung mauubos ko to o hindi. Ganun talaga minsan, hindi nyo makokontrol minsan yung inyong paglalagay ng liquid. Kaya ang lagi kong advice sa inyo ay unti-unti lamang. Kasi minsan, ang flour na ginagamit natin ay iba-iba yung kanyang nasa moisture. Kasi minsan kapag bagong ani yung inyong flour na ginamit, mas kaunting liquid ang kailangan yung ilagay kasi hindi pa siya nadadry. O kapag ka medyo matagal na, napatagal na sa imbakan yung harina na ginamit natin, mas kailangan niya ng liquid. Kaya lagi ang advice ko sa inyo ay unti-unti lamang yung paglalagay nyo ng liquid para at least kahit anong harina man yung gamitin nyo, kung bagong giling man siya o hindi, hindi kayo magsosobra ng lagay. So, makikita nyo, madali nang i-handle yung ating dough. Pagkatapos nyan, pagka nabuo na natin yung dough, ilalagay ko na yung ating giniling na garlic kanina. Hihalo ko na siya dyan and then, ininid ko na din hanggang sa mahalo na siya. Pagka na-spread na yung garlic, magmamasa na tayo ng dire-diretso hanggang sa mapakinis na natin itong ating dough. Magdadagdag ulit ako ng flour para dito sa ating table para hindi siya dumikit habang nagmamasa tayo. And then, magmamasa na tayo hanggang sa ma-achieve natin yung window pane test. Ating dough, makikita nyo na stretchy na siya. Tapos isang palatandaan na okay na yung pagmamasa nyo na kahit siya ay malambot yung ating dough, hindi na siya basta-basta dumidikit dito sa ating table. And then,
nai-stretch nyo siya, nai-stretch nyo na siya ng ganyan. Na hindi siya basta-basta napupunit. So, kapag ka ito na, pwede na natin siyang ikat. Pero bago yun, ito yung onion sprout na natira kanina, na nilagay natin sa breadcrumbs. Ilalagay ko dito para at least kahit siya ay pandesal, madidistinguish nyo na iba yung kanyang flavor. So, imamasa ko siya ulit hanggang sa makita ko na nag-spread na yung onion sprout dun sa ating dough. Kaganyan na, na-spread na yung ating onion sprout, magsisimula na tayong mag-cut ng dough. Ika-cut ko to ng nasa 30 grams each lamang para tayo ay magkaroon ng nasa 30 pieces na piraso. Bago yun, papahirang ko siya ng shortening para hindi siya madry at saka kapag kakinat natin yung dough, kapag nakat na siya, hindi siya magdidikit-dikit kapag hinanay na natin. Meron ako ditong hinati-hati ng keso. Ito ay hidden lamang, pero kung gusto niyo ng mozzarella ang ilagay o kaya yung quick melt, pwedeng-pwede nyo rin naman yung gamitin. Kapag ka nalagyan na natin lahat siya ng keso, ito na yung ating pinirepare kanina na breadcrumbs. Ang gagawin ko, babalutin ko lamang ito. And then bilog na kaunti. At saka natin siya ilalagay dito sa ating breadcrumbs. So ito, ngayong nandito na lahat ng ating dough, and na-coat na natin siya ng breadcrumbs, ilalagay na natin siya dito sa ating packaging. Itong packaging na ito ay kadalasang ginagamit para sa nachos. Ito ay ginagamit ko talaga kapag ka mga special bread yung gagamitin ko para diretso packaging na yung ating pagbe-bake. So ito ay yung paperboard. Tapos, ilalagay natin siya dito. Hindi mo na rin siya kailangan lagyan ng shortening. Pero kung gusto mo pa siyang magsapin ka pa ng parchment paper, ng baking paper, para mas maging special, mas magandang tingnan, pwede din naman. So ito, diretso ko nang ilalagay yung ating mga dough. Kakailanganin natin sa isang package, sa isang ganito ng 6 na piraso. Ngayong natapos ko na siyang i-arrange, papaalsahin natin siya ng nasa 40 minutes to 1 hour hanggang sa lumaki na siya 80%. And then tsaka natin siya isasalang sa 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. So ito, i-rest ko lamang dito. Mas maganda kung matatakloban nyo o ilalagay nyo siya dun sa room na hindi mahangin, walang electric fan, at hindi naman malamig kasi para mas mabilis siyang umalsa at hindi siya matagalan. Maaari mo tong ibenta ng nasa 60 pesos each, pero kung maganda naman yung packaging mo, yung ipambabalot mo sa kanya, syempre mas mataas mo siya pwedeng i-market. At syempre hindi mo pwedeng questionin yung ating recipe dahil ipapromise ko sa inyo na napakasarap, napakabango nito habang niluluto. At dito na nga nagtatapos yung ating video sa paggawa ng garlic cheese pandesal. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kakalimutan na mag-like and subscribe.